present Catholic way. So, during the liturgy, what we just asked is recall the celebration. What has happened? Ano yung naging significance niya? And you know, I was really impressed at the response. They point out that that was the moment when I encountered Christ. And then came to my mind, ito ang kahalagahan ng mystagogy. The newly baptized has something to refer to concretely in her experience as my encounter with Christ, which does not happen in infant baptism. Kaya nga, sa CCC, nakalagay yun eh, infant baptism by its very nature requires a post-baptismal catechumene, which is the catechesis that we do with him as the children grow. Kaso, ang catechesis binibigay natin sa mga bata, doctrina, hindi catechumene. Hindi catechumenal catechesis. Because the catechumen is the model of catechesis. Whether it was the catechesis of yesteryears or Angabio, the catechumen is the model of catechesis. Ayan ang hindi na divide. And if you want to have Catholics faithful who could face the onslaught of secularism, we have to, I would say, really make efforts that the sacramental catechesis be done well. Kasi sa kapag talagang doon titimo sa kalooban nila ang bayan ng palangay. That's so much a doctrine. Kasi yung doctrine talagang alam, memorize kayo. So, yesterday, diba, sabi ni Bishop Arico, yung kinumpila niya. Doctrinal catechesis sabi ni Iyami doon. Nung tinanong niya, wala na lang. Kahit kami sa, kahit ako may sumusun sa mga kinukumpila, pag doctrinal approach, buti na mo, but if it were experiential and liturgical, meron maaniyan mo, meron silang mababalikan. Tapos, kaya ano kaintindi ko, okay, infant baptism, ang bata, at we later, it's the first encounter with Christ, pero hindi yan, hindi siya conscious, kailan magiging conscious? Pagdating ng First Holy Communion. Kaya First Holy Communion, hindi lang dapat yan, basta matapos eh. That would be the first encounter, conscious encounter of a child. That was that he experienced unconsciously in baptism. Ngayon, ang problema ngayon sa atin, sa schools natin, ito na, ang first communion, ginagawang grade 4. Isa halip na nga ni Pius the Tenth, agahan na natin ang first communion. Ngayon ni Pope Francis, didelay pa natin. Bakit? Eh kasi nga, nag-K-12 na. So, K-Kinder is 5, ba? 6 ang grade 1, 7 ang grade 2, 8 ang grade 3, 4 ang grade 9. 9 years old ang grade 4. So, yung moms, dahil kayo, sa K-12, grade 3, 9 years old, kaya marami, grade 3. Eh, 9 years old, grade 4. Dahil is grade sa grade 4 ang first communion. But, logic of First Communion is as soon as a boy or a girl, a child, is able to distinguish what is bread and what is the, what they call this, the Eucharistic bread, give him First Holy Communion. Bakit nang i-delay? Parang naisip ko nito si San Agustin eh. Bakit mo i-delay yung grabyaya ng Diyos sa bata na hindi mo babiyagan na matanda siya? Infant baptism. Same way also for First Holy Communion. Why delay First Holy Communion? Where in fact, and the boy could be ready, the child ready, in as much as he cannot distinguish what is ordinary bread from what is Eucharistic bread. The important thing is that after First Communion, there must be that mystagogy on the sacrament of the Eucharist. So we realize, brothers, that now we are challenged to really make a revision of our catechetical ministry. We cannot just simply use what has been done in the past.
Pope Francis will have something to do that area to say this in the context of marriage and matrimony and the family. Okay? I just like to conclude this section. The sins against the Holy Eucharist which are found here in the pastoral letter, countless profane actions against the Eucharist. The sacrilege and the desecration of the sacred are repeatedly subjected to in many communities. Liturgical experiments and abuses. Narcissism among ordained ministers seeking popularity rather than piety. Yung pang ang homily dapat entertaining. Na sinabi na ng Pope Francis, ni Pope Francis, hindi entertainment ang homily. Taking Mass for granted, for the irreverent attire and the cold and pure disposition when we attend Mass. I was reminded of my the homily I gave last Sunday. It is the Lord, sabi ni John. Ang ginawa ni Peter, nagsuot ng damit, nag-dive, pumunta sa pampang, para siya maunang makapag-usap kay Jesus, makita kay Jesus. I was telling the people, tingnan nyo ha, si Pedro baligtad eh. Tatalo sa tubig, nagdadami. Eh tayo pagtabalo sa tubig, wala dami. Diba? Nakaswimsuit tayo. Si Pedro nagtumdang dami, tumalo sa tubig. Bakit? Hindi naman para mag-swim, para harapin ang Diyos. Para makaharap niya, makaikwento niya si Jesus. Samantala tayo dito, pupunta ng simbahan, kala pupunta ng Boracay. Lalo na may summer. Ako, makakita na tayo mga shorts, shorts dyan, sleeveless, at saka ano ba. At sabi niyo, I said that before, but don't expect me to tell you what to wear. Wala kayo isuko yun sa inyo at sa akin. If you know, why are you here? If you understand the sacrament we're celebrating, sino nakatagpo natin, then you should know how to dress up. Kasi importante kasi yung ano, yung lang nasa sa loob natin. Nasa loob natin. Okay? Then the third now is, ito, sa pastoral letter is really more on acts of charity. But since may knowledge that lalabas na yung exhortation ni Pope Francis. Sabi ko, siguro, ito na lang na yung present ko siya sa talk. Because at the beginning, I was trying to develop corporal works of mercy, tapos social teaching subjects, pero hindi ko mag-uubo, Tapos nung last Thursday, I saw sa Yahoo, lalabas na yung document ni Pope Francis after the two synods. I thought, siguro na, hindi ko lang ito, baka ito na yun. And so, I tweeted this third part that the still have more service to and the family by seriously reflecting on the sacrament of Holy Matrimony and Christian family, guided by this Amoris Laetitia. Hindi ko present sa inyo lahat. Masyadong mahaba. Because I'll just pick up statements from this document that are pertinent for our catechetical work. Okay? But before that, let us read what the pastoral letter tells us. Let us kneel again at home for feet washing. Where love and service for day celebrate grudge keeping. Where the humility of pardon and being pardoned prevails over revenge and bitter resentments. Where siblings wash one another's feet and parents do the same. Where the culture of family living is present, the dream of renewal in family will not be far from sight. And our guide for this reflection will be this Amoris Laetitia of Francis. Na sinabi niya, the content came from the two synods on marriage and Christian family. Tapos, meron siya chapter 4, na sabi nga ng commentator niya, first time nangyari sa isang papal document, parang nagkaroon ng lectio divina or meditation on the letter of Paul to the correspondent now. Mas tingnan pa, pag sa akin chapter 4, ang ganda-ganda na diba? Isa-isa niya yung love is patient, love is kind, yung ginawa ni Pope Francis Chan. So we will not, kinikritik ko lang kayo para you go into that document. Sa pag sa nakuha yan, tinanggol ko lang yan. Yan ang effect na tabi doon ng new media. This Friday, inaugurate nila, nasa Vatican.pe na. Kaya
madalingan. Okay. One service that families need today that the church should offer is this marriage preparation. In fact, you must have heard how in the National Synod that we need to take marriage preparation. And I'm sure all of us here doing the parish life, the parish work, would agree that kailangan talaga ihanda ang mga kinakasal. Dahil marami na ngayong iba-ibang klaseng pananaw ang daladala ng mga katolikong kinakasal na hindi naman talaga kaugnay sa sakramento lang kasal. And so the document Amoris Laetitia in number 208 says those best prepared for marriage are probably those who learn what Christian marriage is from their own parents, who chose each other unconditionally and daily renewed this decision. In other words, marriage preparation actually, sabi po Francis, starts in the family. A good family prepares the children to enter into married life. Which, ako nakikita ko sa kinakasal sa Sipana. Kasi ang parish namin, kilala sa amin sa kasal. In fact, sa interview, sa marriage preparation, after this liturgy na systematized ko rin marriage preparation. Pagpasok ko 2 years ago, kita ko na, I had to do the canonical interview as parish priest. Tapos yung counseling, sabay-sabay, yung mga 5 or 6 couples na pupunta on a particular day. Tapos the priest would do a counseling session with mga 2 to 3 hours siya. And then we have a team of lay leaders, mga couples who belong to the marriage encounter, who give them a whole day pre-cana seminar from 8 to around 5 o'clock. Then, pinakahuli, confession and rehearsal. So, nung nagkakasal na ako, ito ba yung mga kinakasal ko? Bakit nag-pre-cana naman? Nag-counseling? Nag-interview? Pero sa araw ng kasal, mismo sa kasal, parang hiyo. Parang hindi alam, hindi alam kung ano yung nangyayari. Basta sunod na sunod. Then, bakit kaya ganito? Pinatakis naman ito eh. And I realized that, kasi pala, ang nagpa-practice ng sacristan. Pag nag-practice ng sacristan, para siyang blocking lang. You go here, you go there, stand up, you kneel. So, ginawa ko. Ako magpa-practice. Confession, rehearsal. So that, pagdating sa rehearsal, I go to the couple, the liturgical rites. Alam ang sinasabi sa kanilang mga kasal, itong araw na ito, ginawa sa inyo ng Diyos. Ang lahat ng dasal na yan, para sa inyo. And these are the meaning. And after the rehearsal, ito na yung misalim. Dali niya sa bahay, we still got 2 days to go over and meditate on the rite. And dati pa, bawat couple, magsasabi, Father, ito yung misalit namin. So, tatanggap pa, gagamitin, basta na-approve ng parish priest. Kung meron kaming 10 weddings in a month, 10 misalits ang i-correct ko, i-edit ko. Wala lang ang ginawa ko as parish priest, kundi pag-edit na lang i-edit ang misalit. So, sabi ko, wala. Iisang misalit. Tutang isa lang naman ang legal ng Catholic parish, ba? Yan na. Kami na ang mag-provide. Nakakalagang libre na yan. We will provide you the copies. Sampulan. Kasi kayo, bigay ng print ng maraming misalit. Misalit sa kasal. Anong ginagawa ng beso? Pinapagpailan yan. Tapos tinatakong na sa ano. Kasi, ako sa mga kopos, hindi naman ang hinahanap ng kongresyo, hindi misalit. Ang lahat ng gesto, yung souvenir nyo katapos ng reception. Pero yung misalit, paano yan? Kami na bahala pa. Sigurado pa. So at least, nawala na ako ng trabaho na every couple, i-check ko lang ano. But they can select their readings, they can select their songs, mali niya. Okay. So, tapos, ang nangyari, counseling. Ay ko, pag ito ay sabay-sabay, baka ako nang tinaturo ng counseling session sa classroom. Yan ang counseling nila. Bawal couple, may kanya-kanya ngayon, may kanya-kanya na leads. So,
Ang nangyari ngayon, this time na na-arrange na nila ngayon yung process. Dati, magre-reserve, may reservation fee. Tapos, i-schedule ka na ng ka-interview. Sabi ko, hindi, balik na rin. Bago magpa-reserve, canonical interview muna. Tapos, dinig akong kati-kepikal, canonical interview. Bakit may kati-kepikal? Eh, pag tinanong mo, anong awas, ang tanong mo sa kailan, bakit ikaw si Bahan nito ang pinili? Tagabubaw? May katidaw kayong maganda. Bakit dito kayo? Ah, maraming mga nasasabi. Sige na, sige, it's okay. Okay. Oh. Bakit ka magpapakasal sa simbahan? Pwede ka naman sa verse. Bakit simbahan? Ah, ano ba niya? Eh, katoliko kami, ganyan, ganyan. Kailangan namin ng blessing na pag kayo. Gusto namin po niya. Okay. Ganyan. Hindi pa yan ang gusto kong marilisin mo. Alam, parang talaga hinuhugot ko yung ano, yung sakot para masabula sa akin na kasi gusto namin ang Diyos ang magpapisa sa amin. The band! If you realize the essence of Christianity is the band. Sa mga blessing. Pasal kapag blessing, protestante yan. Pwede kayo sa protestante magpa-bless. Pero ang katoliko, hindi lang blessing yan. Band! Kaya nasa rekwa eh, na bless the bond. At pag-bond, ibig sabihin, indissoluble. Tapos, edi, minsan nahihirapan talaga mag-sumagot. Ayun ko, alam mo, kaya ako kayo tinagal ng ganito na talagang detalyado. Kasi sa question number 15 ng canonical interview, nandun ang tanong, do you uphold the teaching of the Catholic Church regarding marriage that is a kesa it's sa template, madali na eh. Kasi in-identify eh, that marriage is indissoluble. Ako, pinuputol ko, dad, o ano, anong alam sa kasal, simbahan. And, kahit nag-graduate sa Catholic schools, hindi pa rin masabi-sabi ng malinaw ano talaga ang sakramento ng kasal. And imagine, how many marriages are happening in this situation? Kaya, minsan makakamal na malalaman namin after 4 years, kasal, nag-i-i-i-i-i-i. I remember a parishioner who's a judge in the family court. Talagang sinasabi niya, Father, nakaka-scandal. 3-4 years of marriage, eto na, nag-apply na ng annulment. And you know, Father, sa office namin sa family court, 20 cases in a day. And these are early marriages, marriages of after 4 years. Kaya tama-tama-tama-tama si Sir Pope Francis namin, si Revelation. And so, ang ginawa namin, so, canonical, canonical interview, pag nakapasal ka siya dyan, o sige, magpa-reserve ka na. So, tinasa namin ang reservation fee. Eh, nag-invest na kami ng oras eh. Ang main factor na aalis sila, it's the part of the church, so we want to complete the schedule ng simbahan, so we will be the one to be found. Pero pag sila ang may nagbago na no refund. Kaya lately, may nag-eagle sa akin. Eagle sa akin na sorry, Father. Na-interview ko na. At naka-pre-cana na siya. But, Father, because there's a conflict in our reception, kita nyo ha, ang criteria ha, reception, we decided to change the venue of the church for our wedding. We're sorry, Renia. Nag-agrito ko. Hindi na mong pwede pa. Isang maaari pa. Pero mo na eh. 2,000 lang namin ang deposit. Pero may sabi ko, we already invested na. Yung 5,000. May seriousness na magpapakasal. Pero after that, pre-cana. Pagdating sa pre-cana, even our team, sabi ko, we re-engineer our pre-cana program. Sila mukha ko sa kanila eh. Ako sa kapatid, nakakatanggap ko pa ng feedback sa mga couples na dito, ganyan. In fact, one of the remarks nila is,
bakit Father, ang haba-haba ng session sa family planning? O nga, bakit mahaba? Hindi niyo pa problema yan eh. Problema mo na relationship eh. Bago family planning. Ang family planning kasi supposed to be sa pera sa parenting na yan eh. Pagkatapos ng makasal. So we are have to engineer the our program. And this time, ano sa team, we end up at 7 o'clock. Kasi yung 5:30 mass ng parish mass, because that's a parish Christmas, we bring them to the church and we present them to the community. Not isa-isa kundi, we ask the community to pray for these couples who will get married eventually in the church. So that the marriage, the matrimony is really a community celebration. Because the community is involved at least in prayer. So, yun yung, sa part ng marriage preparation. The second, the, what you call this, the, marami pang ano ito, marami sa si Pope Francis na inagay dyan na first, emphasize marriage as vocation, and the decision to marry and have a family ought to be the fruit of a process of vocational discernment. And nasa document dyan ha. Tapos, rounding marriage preparation, the process of Christian initiation by bringing out the connection between marriage, baptism, and other sacraments. Pag nagpapakumpisa lang sa mga ikakasal, talagang, mas nakakulat. Years! Ang last confession nila. Pero sinasabi ko naman sa kanila, itong confession na ito, hindi para palabog sa inyo ha. Ito yung gusto ng simbahan na nanay natin para well-disposed for you to receive the grace of matrimony. Because the grace of God works in itself, but then what's more effective when it is then we are properly disposed. Yeah, so yun ang pasok ng confession. Tapos, sabi niya, aim at giving couples a genuine experience of participation in the Christian life. Ito naman yung sinasabi rin sa document na sana, after wedding, kahit yung maganda eh, dapat ang kasal talaga sa kanya-kanyang parokya. Kaso, nagkaroon na namin talaga naman ang practice na pagandahan si Pao sa mas malapit sa mas malapit sa reception doon na. Pero talaga kasi, why? Because the parish is supposed to follow up the couples who belong to their parish and have just received the sacrament of the matrimony. Kasi kailangan talaga ng follow up. Yun din natang mistakuji on the sacrament of matrimony. Okay. Tapos ito, kita niya po Francis ha. This is very good also for catechesis ha. They do not need to be taught the entire catechism or overwhelmed with too much information. Applying it in our catechetical ministry, children, young people today need not to be taught the entire catechism or be given too much information. Bakit? Kasi ang doctrine, sinasabi ko sa mga bata, pwede nyo i-google yan. Nasa internet na eh. Ang dami mga website ang bigay na natin ng Catholic doctrine. Pero, hindi naman tayo nagpupunta. Hindi naman nagpupunta Kristiyano. Bakit? Hindi naman mahalaga sa Yesus sa kanila. So precisely, our catechetical catechesis should emphasize more the value in Christ than knowing Christ through the doctrine. Eh, nung unang panahon, wala naman eh. Apostles' Creed, Ten Commandments, Seven Sacraments, Christian Prayer. Tapos, wala lang pa ngayon. Pero, the Christian life was alive. Bakit? Because there is the culture of Christianity prevailing at that time. But in our times, secular style, different value system. Natatalo ng non-gospel value. Eh kung ba-approach pa natin dito lang, eh wala tayong mangyayari. Debate lang tayo ng debate. Kailangan talaga tumingin sa kalooban. Ang pinakamahalaga. That's why the evangelization is the seal of it emphasized. Evangelization cannot but start with the encounter with Christ. If there is no encounter with Christ that takes place, even in our catechetical ministry, in the catechesis, no evangelization would be. So yan. Tapos sabi niya,
Pope Francis at may isa naman ganyan ano, statement, quality is more important than quantity. In our catechetical efforts, this also could be applied. Quality of catechesis. Quality in such a way that in the catechetical movement, the catechized really would have that personal encounter with Jesus. At pito, hindi pa natuturo sa mga katekista. Kasi ang tinuturo sa katekista, methodology, how to do lesson plans. Pero yung mismo is to be able to create that proper ambiance, that atmosphere for encounter Christ to take place. Pinapakaralan pa. Kasi kumbaga, nalimutan na dito na isang tabi. Kasi na-focus tayo sa talaga sa systematic presentation of the truth. And we forgot itong Mr. Bochica. Okay? So, marriage should be a kind of initiation. Okay? Kaya nga dapat tuloy-tuloy siya, hindi na natatapos dun sa kasal. Tapos, ito pa. And then ito, for every couple, marriage preparation begins at birth. Okay? And then, yeah. Ito, the pastoral care of the married couple should be centered on the marriage plan. Yung kakasal dito sa amin sa by the end, by the last week, last Saturday of April, medyo na bonja-bonja ko yung bride. Kasi lumapit sa akin. Hindi ako nag-interview the other piece na my B-card. Eh, pag a B-card, talagang ano lang siya sa catechetical at saka sa canonical. Pero sa logistics, refer to the parish piece. So, lumapit. Mother, yung bridal march po, ganito po ang ano, ang title, ganyan. Ano ito eh, secular song. Eh, nagbabala kami ng loob ng policy. No more secular songs inside the Catholic wedding, sa church. Meron mga love songs na religious, love songs na mga song na liturgical, yes, but not secular songs. Eh, di, umiling ba siya? Kung secular yun eh, gorda sa niya, nakatala mga artist na pagsipaan. Hey, Mother, tatanggalin naman natin yung words eh. Yung music lang. Diba, Ate? Hindi lang, porque walang words, hindi na secular song yan. Kahit na walang words yan, pag narinig ng mga guest mo yan, alam na, galing kay Bruna Mars yan, galing kay Maria Carey yan, alam nila secular song yan. Isipin pa, irin pa siya, irin pa. Alam ko, Ate, simple lang ha. Pagtuunin mo, ang mahalaga sa kasal, which is marriage bond. Yung vows ninyo, yun ang pag-uunan nyo. Paano nyo sasabihin? Paano nyo papahisa sa salamin ng talagang buo, ng malaya naman? Kasi yan ang esensya. Allah, sinagot ako ng bride march. Eh, Father, essential din sa akin yung bridal march. Sabi ko, Ate, kung essential ang bridal march sa'yo, kumahanap kayo sa bahay kung saan essential ang bridal march. Pero dito sa bahay mo, hindi essential ang bridal march. Okay? Simple lang. Saan pa yung sabi sa'yo, pipiyan ko, what you call me, pipiyan ko, let's pay. Kasi nag-inis up na eh. Nag-inis up ang kasal ng pangmundo, pangsosyalan, at kasal ng simbahan. And, let me see. Meron magandang ano. Meron kasi isang paragraph si Pope Francis na talagang ano niya, dinescribe niya kung ano talaga nangyayari sa kasal. Yung bang na pagod yung makina kasal, sa araw ng kasal, kasi ang pinag-usaan na talaga yung kailang quote shorts, yung kailang mga make-up, gano'n ang, lumikin niya sana sa document na ito. Tapos sabi niya, sana ang Christian couple would be an exception from this practice. Unfortunately, natatalo tayo ng mga wedding coordinators. Diba? Nauso itong wedding coordinators, kahit sa States. Kung mo ka ng Pilipino,
Filipino. Sumo, berapa? Diba? Sanagot na lang yung bishops ko. Nagbaksak na ng no personal vows. Saan galing ang personal vows? Sa Protestante. At ang galing coordinator, hindi naman alam kung ano Protestante o ano, basta maganda. Paso pa, magsasabi. Ay, sa pasalagay ito, wedding of our alumnus. Tatlo kami sa missions. Yung dalawa, talaga nakikita kasi teacher team at isa dyan nila yung kasal. Ako nakikita kasi sa mga tita-tita nila, kilala ko. So, nandun kami tatlo. Hindi ako presider. Yung dalawa nga lang. Pero, kahit sa dahil, medyo matanda ako sa kanila. Medyo may moral ascendancy ako talaga. Pero ito, pala tama ko ito, parang ito. But, that things that, photoshoots na, tapos na, maayos na, naayos na kasal. So, ang sanad ko, sige, after the kiss the bride, baba tayo kagad at parang makaalis na tayo sa video niya natin ng parang celebrance para makaalis na. Nakatayo na kami doon para magpusin-pusin na kayo. No, ito ang wedding coordinator. Father, excuse lang ha. Kasi bago ito yung pagbagalan ko ng photoshoot ng celebrance, mag-personal baka ko muna sila. Sabi ko sa iba, anong personal vows? Walang personal vows sa kasal ng Katoliko. Sige, kukuman kami ng gato. Tapos, alista kami. Tapos, ngayon, dahil na ini-insist yung personal vows, ano ginagawa niya? Sabi ko, Rich, ano ko, sige, yan, gawin niya. Nag-stashoot na sila, nag-video na sila, na nagpapaos silang dalaw. Tapos ilalagay na ngayon doon sa kanilang video na papalabas sila sa reception. Well, that's okay, that's your call. Pero dito sa loob ng simbahan, it's our call. And we make the wedding here, the marriage here, Catholic at its best. Para maibibigyan nyo na ang mahalaga ay ang pakipagtipan nyo sa Panginoon. Hindi yung mga panlabas na yan na ginagasto sa lupa. Na mas higit pa sa simbahan. Tapos, hihingi pa ng tawag, hihingi pa ng discount. So, sabi ko, magkano pinasok ko sa reception mo? Eh, ito lang hindi mo sa simbahan. So, what are your values? Diba? Yun ang, yeah. And then, Pope Francis saying that, with the couple should really be invited to pray together. Diba? Nor would it be good for them to arrive at the point without ever having prayed together. Misa talaga, pupasok na sa simbahan talaga, just for the sake of going to the right. Kaya talaga, hindi pa masama, hindi natin magkakasitan dalo sa. So what we did, sa wedding rite na sa parish, we see that, bago sa nasaan, bago pala sa ano, sa preparation, at the end of the canonical interview, assignment ninyo ha, until we meet again. You choose 1 minute in a day out of 24 hours. At sa 1 minute na yun, wala kang gagawin, stop whatever you're doing, except this. You pray 1 Hail Mary at that minute. Kahit saan kayo. Oh, sige, binibiro ko pa ako. Sige, you choose 1 o'clock in the morning. So, kung alarm kayo, kising kayo, 1 minute lang yun, dasal kayo ng hair. You know why? Because if you do that, you know and you're conscious that on that very minute, you are spiritually united in prayer through Mary. Tapos pag confession at saka rehearsal, ginawa niyo ba yan? Kaya sabi ko, pag yan na naging habit ninyo, maipapasa niyo rin sa inyong mga anak at magkakaroon talaga kayo ng isang moment sa buong araw where you can say as a family, you are spiritual. Sige na. Pero yun ang sinasabi ng Pope Francis, kailangan palakasin natin ang dasal sa mga asawa at sa pamilya. That's why sabi niya rito, those who have prepared marriage for marriage help to experience these moments of prayer that can prove so beneficial. Okay. So that's and then that's a service
that we can do to couples who are getting married. And then sa mga pamilya, document again is emphasizing family catechesis. Family catechesis is of great assistance as an effective method of training young parents to be aware of their mission as evangelizers of their own family. And so families must become also places for prayer. So family catechesis and families becoming places for prayer. Kaya na sa ating pastoral letter, let us deal again at home for family prayer. The time that prays together stays together. The time that is together will be refreshed and renewed together. The time that is together will remain young and fresh and new. Living in power times to stand up against the storms of life. This is strength. And in the what you call this, this author, Father Paul Peter, mentioned here that children learn by imitation, and so that's true with prayer. When they see others pray, they learn how to pray. And in the document of Pope Francis, the family is called to join in daily prayer, okay? And mothers often communicate the deepest meaning of religious practice in the first prayers and acts of devotion that their children learn. And we pastors help to encourage families to grow in faith. This means encouraging frequent confessions, spiritual direction, retreats. This means encouraging the family prayer during the week, since the family prays together stays together. And when visiting our people's home, we should gather all the members of the family and really pray for one another, placing the family in their Lord's hands. It is also helpful to encourage each of the spouses to find time for prayer alone with God, since each has his or her secret process to bear. Then, here, the Saint Fathers noted that the Word of God is the source of life and spirituality for the family. All pastoral work on behalf of the family must allow people to be in turning fashion and form as members of the domestic church through the church's prayerful reading of the sacred scripture. The Word of God is not only good news in a person's private life, but also a criterion of judgment and a light in discerning the various challenges that they encounter. That's why there's some marriage rites sa parish we included. I borrowed this from the Protestant rites. The giving of the Bible. Sa tayo ng Marshall, as Catholics, wala na. So, we give them. Sa rites natin, wala kang giving the Bible in first of Protestant era. So, I included the giving of the Bible. So, I asked the couple, please buy your own Bible and offer it. And then, dito. And then, the unity candle. Protestant and unity candle. Wala sa rites natin yun. Sa atin hanggang vows, rings, array. So, unity candle, we include that daily. Alam niyo man ba na sisimisa ng unity candle? Tapos, dinadramahan ko yung unity candle. Sabi ko sa couple, huwag nisisipin na kayo ng tanbira. Dahil nabasbasa na kayo ng pahe, napagtiba na yung titipan. Dapat masasabi mo si isa't isa. Tagahan, ako, si Kirito, may personal confession, may sarili buhay, pero ngayon, I am your husband now. My life will not be complete without you. Similarly, pwede mo sasabihin sa buhay. Pwede sabihin ko sa kanan, di ba pang teleserye yan? Hindi ha, talagang kong sa buhay. Kasi yan ang ginagawa nyo, habang sinisindihan nyo, yung isang kandila. And then the final thing that we introduced in the marriage rite, yung parating sa vows, kasi central ang vows, di ba? Ang mga tao, nagtitip pa na yung mga kanilang hosts, yung ba ikakasal, nagkukwentuhan lang. Kasi ba, saan pa kayo yung disano eh? Sa harap pa sila, disano. Yung mga namin. And I came to know this from, I attended a civil wedding na ginawa nung ministro. Everybody, please stand. We have reached an important moment in this rite of marriage. When the couple exchange their vows, and so in prayerful silence, we join them and pray for the gift of fidelity. Then we plan. Tapos nagbabaw yung gawa. Parang tayo ito, di masyadong bilin ko dito sa ano. At yung mga tao na nag-guess, alam nila na, they're there, not only for the sake of socialization, but as Christians.
Okay? So therefore, last point here is moments of family prayer and acts of devotion can be more powerful for evangelization than any catechism class or sermon. So going back again to the first I opened this conference, sacramental catechesis, experience of prayer. These are important moments where we can do more catechesis than emphasizing or what we call this, too much time in our doctrinal catechesis that we have been using in the past. And so as conclusion, you can you can go back to your copy of the pastoral letter. How can we worship without kneeling down, where the apostle himself says, at the name of Jesus, every knee should bend, of both of those in heaven and earth and under the earth. How can we show that we are his disciples without kneeling down to wash one another's feet, as he has mandated? By love will be known as his disciples. In the year of mercy, let's kneel again. We want renewal, that the heart and body kneel, that the mind and the legs bend before the Lord, that the soul and the knees are bow together in worship and humility. May the Mother, may Mary, Mother of Mercy, teach us our humility and lead us by the hand to adore her Son and serve like Him. So, in the year of mercy, in the year of the family, Eucharist and family, on this 20th year of BC2, let us kneel and in kneeling be inspired to renew our catechesis of confession, of the Eucharist and of Holy Matrimony. Thank you for your attention. Thank you, Father, who shared with us his experience. The Holy Father, Pope Francis, has appointed one of us to be a missionary of mercy. The missionary of mercy is one that is indicated in the Jubilee Year of Mercy of Pope Francis. Let us please welcome in our midst Father Joey Escote of the Diocese of San Jose de Antique. Two weeks ago, Mother Jess visited us in Antique, and she asked me to share with you my reflection as missionary of mercy. I cannot say no, because it was her birthday. So I'm here to with you. In the whole Philippines, actually we are 8 chosen by the Pontifical Commission on the promotion for the new evangelization by Archbishop Isekeria.